I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. And hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa, nakikita nyo, nakikita ko. Siyempre, good news tayo ngayon mga beswa. Ayan. Distribution of Certificates of the Condition and Land Ownership Award, September 12, 2024, Quezon City. Ayan, galing talaga ng Pangulo, di ba? Puro trabaho, walang kapaguran ito guys ha. Puro tulong lang ang alam niya. Sa kabila ng paninira sa kanya, wala siyang pake. Hindi naman totoo yun eh. Katwira niya, ang importante, gagampanan niya yung kanyang obligation bilang Pangulo ng Pilipinas. At nakafocus siya sa pagsolba sa mga problema ng Pilipinas. Sabi niya nga eh, wala naman sila maitutulong. Puro paninira lang. Ayan oh, ay, sa Quezon City yan mga besyo. Naku, napakaswerte nyo. Mapapasa na all ka lang talaga. Mga bes, ha? Sa mga taga Quezon City, shout out po sa inyong lahat, mga kababayan. Nabigyan kayo ng lupa, ngunit may kasamang obligasyon, may kasamang utang. Ano nangyari? Nagkaroon ng climate change. Nagiba ang panahon. Dalawang klase ang panahon natin. Kung hindi napakainit, napakamaulan naman. Salamat sa ating mahal na Panginoon at hindi umulan itong araw na ito. May climate change. Pagkatapos, nagmahalan ang presyo ng mga fertilizer. Pagkatapos, nagkaroon ng pandemya. Kaya pinatawag kami ng ating mahal na Pangulo. Ano bang gagawin natin dito? Hindi ba meron pang babayaran na utang ang mga magsasaka? Ang mga agrarian reform beneficiaries? Yes, sir. Ano ba yung babayaran? Yun hong amortization nila. Sabi ng Pangulo, paano makakabayad dyan mga yan? May climate change. May pandemya. Ang mahal ng abono. Pagkatapos, Mr. President, sabi ko, dinagdagan ko, isa pa hong problema, hindi ho nagtutugma ang datos ng Land Bank of the Philippines at ng Agrarian Reform. Kung sino yung nakabayad na, magkano yung nabayad, naibayad, o kung sino yung hindi pa nakakabayad, sino yung nakabayad na. Ang gulo-gulo ng mga datos. Kaya ho, naisip ng ating Pangulo, mas pabuti pa siguro, huwag na lang natin pagbayarin ang mga agrarian beneficiaries kanilang utang.
At nandun po ang ating kalihim ng department, ng finance. Kasama po natin. Ano ba sa tingin mo, Sec? Sabi niya ng ating Pangulo. Pwede naman ho. Hindi naman ho magugulo ang ating accounting. Pwede naman nating baliwalain na yung utang nila. So, sabi ho ng ating Pangulo, Sec Conrad, ano ang kailangan para hindi nila nabayaran? Gumawa ho tayo, kailangan hilingin po natin sa Kongreso at Senado ang batas para magkaroon po ng kondonasyon. Hindi na po sisingilin ang utang ng mga magsasaka. Kanya't ang sabi ng ating Pangulo, ano pa hinihintay mo? Sabi niya sa akin, gawin na ninyo. Kausapin mo na ang Kongreso at ang Senado sa lalong madaling panahon. Ang sabi ng ating Pangulo, gusto ko na maging batas yung panukalang batas na yan. Gawin kagad dyan upang wala nang babayaran na utang ang ating mga magsasaka. Ang bilis umaksyon ng ating mahal na Pangulo basta para sa mga agrarian reform beneficiaries at para sa mga magsasaka. Kanya po, gusto ko rin sabihin sa inyo, nung ipinag-utos ng ating Pangulo na isulong itong panukalang batas na ito na sa pagkukondon ng utang mga agrarian reform beneficiaries, agad-agad, napakalakas po ng leadership ni Speaker Martin Romualdez at napakagagaling ng ating mga congressmen at congresswoman. Congresswomen. Akalain niyo po, first time in history, doon po sa Congress, dito po sa Republic Act 11953. Republic Act 11953, National Agrarian Emancipation Act or Condonation Law. Wala pong kumontra kahit isa sa House of Representatives. Palakpakan po natin ang ating mga kongresista. Nandito po sila. May I ask all the congressmen and congresswomen to please stand up. Maaaring tumayo po ang lahat ng congressmen at congresswomen. Palakpakan po natin silang lahat. At ganun din po, nakarating sa Senado. Ayan po, ang ina ng ating congresswoman, Camille Villar. Siya po at si Senator Cynthia Villar, si Senator Amy Marcos. Palakpakan din po natin. Si Senator Francis Tol Tolentino. At ganun din po ang lahat ng mga senador at pati ang dating Senate President natin noon na si Mig Subiri. Sila po ang tumindig para sa inyo, palakpakan din natin sila. Kaya ho, nung nanggaling yan sa Senado, dumaan sa Kongreso, napunta sa Senado, na-approve kagad pagdating sa Malacanang, hindi nag-aksaya ng panahon ang ating mahal na Pangulo, agad-agad niyang pinirmahan ang panukalang batas na ito. Agad-agad naging batas. Palakpakan natin ang ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos.
hindi pa magbo-blow out ang presidente ngayon. Bukas pa. At pangalawang kwento. Sabi ng ating mahal na Pangulo, dyan sa agrarian justice, kamusta na kayo ngayon? Sabi, marami yung mga nakabinbin na kaso. Ano nangyari? Eh hindi po naaksunan, siguro ho masalimuot ang mga kasong ito. Ayusin mo na, sabi niya. Let us have the political will to solve these cases so that there will be no more backlog when it comes to agrarian justice. Yan wow. Po ang sabi niya. Wow na wow. At ito pong kasong ito, magmula pa ho noong 1989. Ang tagal-tagal na. Mahigit 30, siguro mga 35 years na itong kasong ito. Kaya't sabi ko kay Undersecretary Galit, tignan mo nga ito at ayusin mo na agad. Noon hong hinawakan niya yung kaso, makapal pa ho ang buhok niya. Ngayon ho, nagnipis na, pumuti pa, tumabi pa sa kalbo. Kaya tinutukan ito ng ating mga abogado. At Mr. President, nasisihan po kong i-report sa inyo. Lahat po ito nakabinbin na matatagal ng kaso. Marami ho dito, nalagyan na natin, nabigyan na natin ng desisyon na wala hong kumontra sa desisyon na yan. Utos ng ating Pangulo yan. Dahil yan ang magbibigay ng malaking tulong sa ating magsasaka. Kaya ang Don Pedro Estate, dyan po sa Nasugbo, after 35 years, laging umaabot sa Supreme Court, laging natatalo ang DAR at ang ARB. Ngunit ngayon po, nakiusap kami doon sa may-ari ng lupa at sa mga magsasaka. Huwag na kayo mag-away, tumatanda na kayo. Kung mag-aaway kayo, pabalik-balik lang yan sa mga korte. Mag-usap na kayo. Nag-usap, natapos po, sa wakas, meron na hong solusyon doon po sa problema na ayos na ang kaso at nandito po ang mga taga Nasugbo tatanggap ng Certificate of Land Ownership Award. Ayan ho ang first phase. Unang phase po yan. At nandito naman po ang mga taga Bulacan na sila naman ang tatanggap ng Certificate of Condonation in compliance with Republic Act 11953. Kaya po, very significant po sa inyong kaarawan, sa atin pong kaarawan. Kanina dun sa tinignan namin yung mga exhibit happy birthday, sabi ng ating mahal na Pangulo, sabi ko naman, same to you sir. Dahil ako 12, si Mr. President, bukas ang birthday niya, yun naman yung maong President Ferdinand Marcos Sr., kahapon naman ang birthday. Palakpakan din natin ang kanyang ama. Ngayon po, dyan sa Nasugbo, makakatanggap na kayo ng titulo. Mas mabuti na pagkatapos ng 35 years, mas mabuti na yung may hawak-hawak kayong titulo at pwede niyong sabihin inyo ang inyong lupang sinasaka. Kayo ang may-ari kaysa nakikipag-agawang kayo sa walang kasiguruhan. At ang mga taga-Bulacan, hindi na kayo magbabayad ng amortization. Libre na. May isa pang utos
ang ating Pangulo. Ang sabi ng ating Pangulo, yung mga agrarian reform beneficiaries, libre na ang lupa. Wala nang babayaran, ngunit kulang pa yan, ang sabi ng ating Pangulo. Bigyan natin sila ng isang katutak na support services. Kaya po, naririto ang mga taga National Irrigation Administration. Nandito po si Administrator Gillian, magbibigay ng tubig sa atin. Andyan po, tumayo nga kayo, Administrator. Naririto rin po ang nagpapabilis ng pag-imprenta ng titulo. Naririto po si Administrator Sirius ng LRA. Nasaan ka ba? Ayun po. Sir, yun yung makintab banda doon. Naririto rin ang magbibigay sa atin ng pautang. Noon, 11 o 11 pahina ang kailangan ninyong fill upan para makakuha ng utang. Hirap na hirap pa kayo. Sa administrasyon ng ating Pangulo, isang pahina na lang ang inyong susulatan upang makakuha ng utang. Kaya po, nandyan na lahat. Hindi na kayo mahihirapan sa pag-fill up dahil ang balita ko noon, 11 pages ang inyong pinipill upan bago makautang. Hindi pa ninyo alam pill upan yung pangalan na susulat ninyo, yung edad, tapos nakalagay sex, nilalagay ninyo 2 beses sa isang araw. Kaya ngayon, naririto na sila. Lahat ho yan nangyayari at mas marami pa pong mangyayari dito po sa administrasyon ng ating mahal na Presidente, His Excellency, President Bongbong Marcos. See guys? Maraming salamat po. Pagpatuloy po natin ang ating pagdarasal. God bless all of you. Oh, narinig nyo yan guys, magaling na, isa sa pinakamagaling na sekretary niya yan. Bakit? Eh talaga naman, tingnan nyo naman ang trabaho niya. Naaayos niya yung mga kaso. Oh, di ba? Na dekada na nangyari at naayos niya ang mga titulo ng lupa. Dekada na, panahon pa ni Cory Aquino yan. Oh, sa Marcos lang nangyari yan. At isa pa ha, very trusted ni Pangulong Marcos Jr. si sekretary ng DAR kasi kung natatandaan nyo, pumunta ng Amerika yan po, ipinagkatiwala sa kanya ang Pilipinas at saka si Secretary Bersemin. Malapit talaga sa puso niya yan si Secretary Estrella ng DAR. Fernando Galang, 44 na taong nagsasaka. Edgar Bodechos, mahigit 30 taong nagsasaka. Truro Recto, 29 na taong nagsasaka. Nemencio Texon, 30 taong nagsasaka. Payani Aves, 45 taong nagsasaka. Dennis Placido, 10 taong nagsasaka. Michael Ortega Villanueva, 11 taong nagsasaka. Maria Elia Perez, 11 taong nagsasaka. At Renato Bautista, 40 taong nagsasaka. Mula naman sa Region 4A, tatanggap ng Land Ownership Award sina Andrin Domingo, mahigit 30 taong naghintay para sa CLOA. Leodegario Barcelon, mahigit 30 taong naghintay para sa CLOA.
Rogelio Villahin, 32 taong naghintay para sa CLOA. Faustino Makalindong, mahigit 30 taong naghintay para sa CLOA. Jonisha Tenorio, mahigit 30 taong naghintay sa CLOA. Rafael Martin, 32 taong naghintay para sa CLOA. Felix Bautista, 33 taong naghintay para sa CLOA. Andres Davila, 33 taong naghintay sa CLOA. Gregorio Vivas, 33 taong naghintay sa CLOA. At Ricardo Davila, 33 taong naghintay sa CLOA. Maraming salamat po. Andito po ang ibang membro ng ating kabinete na sila ay aming sinama upang tumulong dito sa ating ginagawang programa na matapos na at maibigay na lahat ng CLOA para sa lahat ng nag-aantay ng katagal-tagal at mabigyan na rin ng condonation para hindi na kailangan po alalahanin ang utang ninyo. At sa pagtanggap ninyo ng condonation, wala na po kayong utang. Kaya mas maginhawa na maging pag-iisip ninyo. Andito rin po sa isang ating kasama sa Senado, Senator Francis Tolentino, na siya rin naging malaking bahagi dito sa ating gawa programa. Ang ating mga member ng House of Representatives, na mabuti at nakarating dahil alam kong busy sila sa budget hearing at araw-araw nating pinapanood ang mga magagandang pangyayari doon sa budget hearing na para matapos ang ating pagsulat ng budget. Nandito po sila ang members of the House of Representatives. Sinamahan, kagaya po ng sabi ni Secretary Conrad, sinamahan po ako ng mga anak ko dahil sabi nila birthday mo. Samahan ka naman namin para makita namin kung ano yung ginagawa mo pagka wala ka sa bahay. Kaya sinama ko ang aking anak. Tumayo kayo. Ito yung bunso ko po, si Vincent. At yung pangalawa ko po, si Simon. Yan po ang ayan. Ito yung nung papunta po kami rito, pinapaliwanag ko sa kanila kung ano itong ginagawa natin dito ngayon. Ngayon, alam nyo na, para pagka pinag-usapan ang mga agrarian reform beneficiary, nalalaman nyo na. At maintindihan ninyo, yan ang pinanggalingan. Yung aking ama at saka yung lolo ni Conrad Estrella, si Lolo Condring, at saka yung aking ama, pinipirmahan nila yung agrarian reform. Sinundan naman namin ni Secretary Conrad, kami naman ang pumirma ng Emancipation Act. Kaya napakalaking bagay para sa amin na maitapos namin ang sinimulan ng aming mga ninuno. Ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon, ang kayo po, ang ating mga benepisyaryo ng agrarian reform beneficiaries na makakatanggap po ng nagtitulo at saka yung condonation po doon sa utang. Mga kasama ko sa pamahalaan, mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Masaya po ako na makasama kayo sa araw na ito upang ipagkaloob ang Certificates of Condonation and Release of Mortgages o yung tinatawag namin CoCROM at Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga benepisyaryo ng reformang pangsakahan. Kaliwat kanan man ang mga pagsubok na hinaharap ng ating bansa nitong nakaraang linggo, patuloy tayong nagsusumikap dahil bilang mga Pilipino, tayo naman ay likas na matatag, masipag at mapamaraan. Kaya narito tayo upang lalo pang pagtibayin ang sektor ng agrikultura at tuparin ang pangarap ng ating mga magsasaka. Inihahatid natin ang tulong na ito sa pamamagitan ng paggawad ng mga CoCROM at ng CLOA. Bahagi ito ng ating pagpapatupad
ng New Agrarian Emancipation Act na naglalayong pag-anin ang inyong buhay at maibsan ang inyong paghihirap dahil sa amortisasyon, sa interest at iba pang mga surcharges na halos naging kakambal na ng lupang sakahan sa loob ng maraming taon. Masaya kong ibinabalita sa araw na ito ay ibibigay natin ang mahigit na 1,100 sertipiko sa 1,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ito ay katumbas ng higit 270 milyong piso na halaga ng utang ng mga magsasaka ng ating mga ating napawalang bisa na. Nangangahulugan na ang benepisyaryo ng programang ito ay lalaya mula sa pagkakautang ng lupaing inyong pinangangalagaan. Higit po siyan, halos 300 benepisyaryo din mula sa Nasugbo, Batangas ang makakatanggap ng kani-kanilang CLOA ngayong araw. Ang mga titulong ito ay may saklaw naman na mahigit 230 hektarya na lupaing pangsaka. Ikinalulugod ko na ihatid sa inyo na ang COCROM at CLOA ay ilan lamang sa mga mahalagang programa ng ating administrasyon sa pangunguna ng ating Department of Agrarian Reform na pinamumunuhan nga ng ating Secretary Conrad Estrella na ipinagdiriwang. Nakasulat dito yung bilang ng birthday mo, hindi ko na babanggitin. Alam mo, pagka dumating po kayo sa ganitong klaseng dito sa istasyon ng buhay namin, hindi na po pinag-uusapan yung edad. Congratulations na lang at saka happy birthday. Kaya talagang masasabi namin dalawa, na labor of love talaga namin ni Secretary Conrad ang reformang agraryo. Dahil ito'y nagsimula sa administrasyon ng aking ama kung saan ang lolo naman ni Secretary Conrad ang pinuno ng DAR. At lalo pang napatunayan ni Secretary Conrad ang pagmamahal niya sa mga magsasaka dahil sa halip na mag-birthday leave, nandito po siya para makasama tayong lahat. Kaya naman po, sa ilalim din ng administrasyon na ito, na si Secretary Conrad ang puno ng DAR, ating sinisikap na makumpleto ang reformang pang-agraryo sa taong 2028 upang mapakinabangan na ng lahat ng mga benepisyaryo ang lupang sakahan. Ayon sa pinakahuling datos ng DAR, umabot na sa mahigit 136,000 titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Mahigit 100,000 titulo na nakahanda na rin ipamigay bago matapos ang taong ito. Bagamat ang COCROM at CLOA ay may tuturing na biyaya, huwag sana nating kalimutan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ang alagaan at palaguin ang ating mga sakahan at hanap buhay. Alam ko sa mga nakaraang taon, marami kayong naisakripisyo sa ngalan ng pag-uunlad at pagginhawa. Kaya hinahangad ko ng administrasyon ko na ang inyong naipon na sana ay ipambabayad sa lupa ay inyong ngayon magagamit para sa ibang bagay na makakatulong sa inyong mga kinabukasan. Makakaasa kayo na narito. Makakaasa po kayo na nandito ang buong pamahalaan upang umagapay sa inyo at tumugon sa mga pangangailangan ng sambayana. Magsilbing nawang hudyat ang araw na ito para sa inyong unang hakbang tungo sa kasaganahan. Sabay-sabay tayong maglalakbay tungo sa inaasam nating mas mapayapa, mas masaganang bagong Pilipinas. Muli! Ibabatiin po natin maligayang kaarawan, Secretary Conrad Estrella. Ang katotohanan po nito, kaya po siya nandito, sinusubukan niya baka makalimutan natin yung birthday niya para hindi na counted.
Sorry na lang, nandyan sa ano namin eh, alam namin lahat yung birthday mo, kaya hindi ka nakakaligtas. Ako nga, matagal ko nang gustong, hindi kahit presidente pala, hindi ma-exempt sa birthday eh. So kahit anong gawin natin, talagang pumapatak talaga yung bilang ng ating mga edad. Ngunit tunay na nakakatuwa na maging sa iyong pagdiriwang dito ay handang tumulong, maglingkod at umagapay sa bawat Pilipino ang inyong pamahalaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang mga benepisyaryo ng agrarian reform. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wow!